Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa dito sa bansang Hong Kong at magandang umaga po sa bansang Pilipinas, sa Australia at magandang gabi po sa Canada. Magandang umaga po kay Bishop Ed Cannon at sa lahat ng mga pastor at lahat po ng mga co-workers dito po sa Revival Christian Church Global Outreach Society. Sa lahat po ng nandito na po sa oras na ito, magandang umaga po sa inyong lahat at marami pong salamat sa inyo pong pakikiisa sa ating pong prayer devotion na nandito po sa Touch of Glory at sa mga mamaya pa po na magkaroon po ng time, kayo po ay aking inibitahan din po na manood, maki-agree sa program na ito ng prayer devotion ng Touch of Glory. Atin pong basahin ang sinabi po dito sa Matthew chapter 25. The book of Matthew chapter 25 verses 14-28. Matthew chapter 25 verses 14-28. Basahin ko po ito sa New King James Version po ito. Ito po ay napaka-familiar na po na mga verses, but bagamat napakinggan po natin siguro ito last week or last month, sa oras na ito, ito po ay ating basahin at ating pong pag-aralan at ating pong i-absorb. Tayo po ay kumakain ng spiritual food sa oras na ito. So sabi po dito sa verse 14, "For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them." Sa verse 15, "And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug into the
in the ground and hid his lord's money. Sa verse 19, after a long time, the lord of those servants came and settled accounts with them. So he who had received 5 talents came and brought 5 talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents. Beside them. Sa verse 21, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Dito sa 22, he also who had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents beside them. Dito po sa 23, pasahin lang po natin lahat and then pag-usapan natin or discuss or yes, pag-usapan natin. And sa verse 23, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you a ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Sa 24, then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And sa verse 25, and I was afraid, and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming, I would have received back my own with interest. 28. Therefore, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Hallelujah, Father God. Marami pong salamat, Lord, sa salita na ito na aming nabasa at aming napakinggan at aming napag-aralan ito. At once again, aming napag-aralan uli po, Panginoon. At maraming salamat sa bagong revelation or renewing of our mind in the Holy Spirit. Yes, Lord Jesus, kayo lamang may taas sa aming kalagitnaan. In your name we pray. Amen and amen. Atin po na nabasa. Moment tayo nagbasa, pumasok po sa ating isip at pumasok po sa ating puso at synchronize habang binasa po natin, pumasok sa isip natin, ang isip natin nag-interpret at the same time kung ano pong binigay na input ng Holy Spirit sa ating pagbabasa ay siya pong magliliwanag po sa atin. May isa po ditong kingdom po daw ng heaven is like a man traveling to a far country. So ang harian ng langit ay kagaya ng isang lalaki or man traveling to a far country who called his own servant and delivered his goods. So mayroon po siyang mga servant, mayroon po siyang ito pong boss na ito, may mga servant po siya at binigyan po niya ito ng mga talents, ito po mga servants niya according po sa kanila po mga ability. So ito po amo na ito, ito po lord na ito, master na ito, alam po niya yung mga ability ng kanya po mga servant. So siya po ang nag-decide kung magkano po o ano pong ibigay o
ito 10 talents, ito 5 talents, ito 2 talents. Yung una, binigyan po niya ng 5 talents, yung pangalawa 2 at saka yung isa. So yung ginawa nitong naka-receive ng 5 talents at saka 2 talents ay trinabaho po nila yung kanila pong assignment. Tinabaho po nila na para magkaroon po ng hindi lamang yung talents na yun, madagdagan po yung talents na yun or mag-multiply po yung talents na yun. Dumating ang panahon, kasi there is a time for everything, dumating ang panahon ng pag-account, pag-re-evaluate. So, nag-account po itong accounting po itong may-ari ng mga talents, tinawag po niya yung mga kanyang mga servant. Yung isa na binigyan ng 5, nagkaroon pa ng another 5. Yung isa na binigyan ng 2, nagkaroon pa ng another 2. So, ang kanya pong mga compliment, dito, sabi po niya, mga remarks po niya, well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Sabi niya, pasahin ulit natin itong isang remark niya sa dalawang nagkaroon ng nadagdagan yung kanilang mga talent. Sabi niya, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. So, nakikita po natin, nababasa po natin ng kanya pong standard po niya, yung siya po ay ang iha pong standard, yung faith, maliit muna na things, bago niya pagkatiwalaan or bibigyan ng assignment pa ng many things. So, nakikita po natin, nabasa po natin na ang kanya pong standard o ang kanya pong way of trusting or entrusting or way of delivering the another promotion. Yung titingnan muna niya kung faithful po ba yung servant na yan sa mga maliit na bagay. And then, ang titingnan po niya yung faithfulness. Hindi sa malaking bagay, kundi sa maliit na bagay muna. Kaya sabi niya dito, you were faithful over a few things. Hindi several things, few muna. Doon naman sa 5 talents at saka sa 5 talents at saka sa 2 talents pa. Ang 2 talents, nadagdagan lang 1 yung 1. No? Kaya 2 talents, nagdoon pa lang sa mga below pa ng 10. Kumbaga, sa few things pa lang sila. Yun ang tinitingnan agad ng ano na ito, yung master na ito, yung boss na ito, yung amo na ito, kung faithful ba ito sa maliit na bagay. Talaga ang kanya pong measurean, ang kanya pong basihan, kung faithful po ba sa maliit na bagay. Hindi mo na bibigyan ng malaking bagay, sa maliit muna. Madali namang magbigay kasi itong kingdom pinag-usapan natin dito at kingdom of heaven pinag-usapan natin dito. Alam po natin sa kingdom na yan, may hari na nakaupo. At siya po ay creator, napaka-powerful. Madali lang po ibigay yung mga many things. Doon muna sa few things. At ito po yung i-check po din natin ang sarili natin. Kasi tayo po yung nabasa nito, nakikinig kung tayo po ba yung pagkatiwalaan sa few things. Bago po tayo doon bibigyan ng many things. Tayo lang po nakakalam noon at ang Panginoon. Or ang Panginoon mas sigit nakakalam po sa ating puso. And then, ito naman isa na binigyan ng isang talent, lumapit sa kanyang master at nag-justify na kung ano nangyari sa kanyang, wala kasi nadagdag doon. Kaya, ganun po pala, no, pag wala kang naidagdag, pwede kang mag-justify. Ang una talagang reaction ay mag-justify. Kasi hinahanapan na siya ng dagdag. Actually, hinahanapan na anong nangyari na itong mga talents na ito. Ang sabi po niya dito sa
sa 20:24, ito yung justification niya. Sabi niya, Lord, I knew you to be a hard man. May alam siya sa kanya pong boss, sa kanya pong master, sa kanya pong kanya pong amo. Ang alam po niya, very hard man. Siguro, naisip siguro niya, o nag-self-pity siya, bakit sa lahat na dito, kailangang isa. Yung kanyang naramdaman, kasi justification po ito, kanya pong pinasa o binato sa kanya pong amo. Sabi niya, Lord, I know you to be a hard man. Sabi niya, and reaping where you have not sown. No? Reaping where you have not sown. So, kayo po yung mga umaani na hindi po niyo tinanim. Sabi niya, mga accusation, nagsabay-sabay na kasi itong justification, accusation, yung mga alibay, mga excuse. Sabi niya, and gathering where you have not scattered seed. Oh, hindi naman talaga ikaw yung nag-scatter, mag-gather ka ngayon. Ang alam naman po natin, ang kanya pong boss ang talaga nagbigay ng talent na ito. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. So, iba yung pagkakilala niya sa kanyang amo, sa kanyang boss, at nag-accuse sa kanyang boss na ito yung nag-aani lang na hindi naman nagtatanim, at nagkaroon na po siya ng takot. Ganun naman talaga pag wala yung faithfulness mo, ang nandoon yung fearfulness, yung nagkaroon siya ng takot. Sabi niya dito na, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Tinago po niya. Yung pala no, pag hindi ka na faithful, pwede, at doon na yung afraid, yung fearful ka na, hindi talaga makapag-isip ng tama. Kaya ang ginawa po niya, tinago niyang talent. So, wala naman din nangyari sa kanyang pagtago-tago ng talents na yon. Kaya sinabihan po siya sa kanya pong boss, sinabi niya, oh, ito nang is para sa'yo. Oh, parang fair, walang dagdag yan, wala rin akong ambag dyan. At sabi niya ng kanya pong master, but his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant. Yung palang mga tao o mga servant na punong-puno ng takot, na hindi ginawang dapat gawin, punong-puno ng excuses. We pray and hope na hindi po tayo ito, no? Punong-puno ng excuses, punong-puno ng accusations sa kanya pong mga master, sa yung master, sa yung amo. Sabi niya na ang remarks pala nito ng kanya pong Lord ay sila ay wicked. At sila ay very bad servant sila, wicked. Ano po bang another term ng wicked? Very bad, very worse, very fruitless, wicked servant, lazy servant. Yung bang dahil sa kalizihan mo, ito palang ang resulta pala sa magiging hindi ka faithful, puro ka, punong-puno ka ng takot, you are fearful, magiging lazy, wala kang gustong gawin dahil hindi na cloudy ng isip, hindi na nakapag-isip ng matama, hindi na nakita yung end result, yung consequences, yung pwedeng magiging resulta, hindi nakikita na siya rin mismo ang makikinabang nito. Sabi dito na you are wicked and lazy servant, you know what I reap, that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed, so you ought to have deposited my money with the bankers, and of my coming I would receive back my own with interest. So ni-remind po niya na hindi pala ako yung nagtatanim. Hindi pala ako yung nag-scatter ng seed. Ni-remind talaga niya na dapat kung hindi mo kayang magampanan yun, pinaggawa mo, pina-entrust mo sa mga kayang gumawa, sa mga may kayang gumawa, o sa mga may ability na gagawa,
o sa mga bankers para kahit paano may interest. O kung hindi pa rin mo kaya, dahil sabi niya, ni-remind niya ang kanyang servant na akin yun. At pagdating ng panahon, kukunin ko na may interest. So nag-expect talaga yung kanyang boss na magkaroon po ng interest. At alam po natin ito na nagbe-base ito sa master na nasa taas ni ating Panginoon. Kasi hinalintulad po dito yung kingdom, no? Alam po natin ang nangyari sa 28. Therefore take the talent from him and give it to him who has 10 talents. So dito po alam po natin na sabi, sino pong marami, siya nang mapagkatiwalaan. Kasi kung dito, kung ibalikan talaga natin, bago nagkatiwala ng marami itong master na ito, nag-test muna siya sa mga maliliit na talents na iyang kanya pong ipinagkatiwala sa kanya pong mga servant. At kung ito po ilalago, may nangyari, bibigyan na po niya ng magiging ruler po sa mas marami pong bagay. So tayo po ngayon, ma-check po natin ang sarili po natin. Ako ba'y mapagkatiwalaan sa maliit? Kasi kung mapagkatiwalaan po ako sa mga few things, pwede po akong pagkatiwalaan sa malaking mga bagay. At tayo lang po ang makakasagot po niyan. Tayo po ba ay nag-justify palagi, nag-excuse palagi sa mga opportunity, sa mga talents na binigay ng ating Panginoon sa atin? Or tayo po ba ay, kahit wala nakakita, naging faithful po tayo, ginawa po natin yung makakaya natin, at makakaya natin sa tulong ng ating Panginoon. Maging ito applicable kahit saan pong area ng buhay po natin, maging ito po sa family, sa financial, sa business, or sa ministry, ito po very applicable. I pray and hope na may nakuha po tayo. Tayo po yung manalangin na Hallelujah Lord, Father God, maraming pong salamat sa inyo pong salita at sa kapangyarihan na dala po ng inyo pong salita. Yes Lord, kami po pinanampalataya na kayo po at inyong salita ay isa, kaya po ang inyo pong salita ay makapangyarihan dahil kayo po ay nakatira po sa inyong salita. Maraming pong salamat po Panginoon sa aming intake na mga salita sa umaga na ito. Yes Lord, kayo lamang may taas sa aming kalagitnaan, at kung ano po ang mga prayer request na ating mga kapatiran na ito, mga secret petition o prayer request na kayo lamang nakakalam, ngayon pa lang po Lord, nagbibigay na po kami sa inyo Lord Jesus na advanced thanksgiving. And sabi niyo po sa inyong salita, thanks be unto God, give us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Once again, blessed morning, blessed day to everyone. God bless. Bye.